Hello, what's up mga ka-Onax? Welcome po sa Onax TV. Today, gagawa tayo ng simple at madali ang ulam. Then tayong bulabulang corned beef with carrots and onion. Tara, umpisa na po tayo. Bago pala natin umpisahan ang ating videos, please pag-click ng subscribe at pag-hit ng notification bell para updated ka sa aking bagong videos. Lagyan natin ng egg. Tsaka yung ating onion at saka carrots para dumami siya. Para mag-cut siya sa magminta. Okay? Then, lagyan din natin ang dalawang tablespoon na harina. Okay? Then, ang panimpla na ang panpalasa natin is white pepper powder. A black pepper powder. Then maglalagay din tayo ng garlic. 1 tablespoon. Then i-mix lang natin 'to. Okay. Sa ayun na nga pala, kaya na lang mag-adjust kung yung ano niya. Kung tama lang yung texture niya, medyo. So, dapat ganito lang yung texture ng ating bulabulang ulam. Pwede yung gawin natin itong starter o ulam o ihalo sa ating mga gulay. So, ito, ihalo natin ito sa ating miswa. Mamaya. First, ito lang ating mixture sa ating bulabulang corned beef. So, alamin na yan kung ready na ang ating mixture. So, pwede na simpleng prito lang po. So, kailangan na din natin alalay sa apoy. Kailangan natin timplahin yung apoy. Kung medyo sunog na ating piniprito, kailangan natin hinaan. So, ngayon, si-check natin ng ating mantika gamit ang ating wooden stick o wooden spoon. Ganun kayong chopstick or ano, whatever we have. So, kapag kumulo na yung ating yan. So, it means pag malag-bubbles na ang ating mantika. So, almost ready na po siya. Nasa mga 150 na po yung init niyan. So, pwede natin ano yan, hanggang 180 lang tayo. Huwag din natin sobrang init yung ating mantika para hindi masunog kagad yung ating niluluto. First, sasausan lang natin yung dalawang spoon. Tapos, lain natin yung camera. So, gagawin natin dito sa ating dalawang spoon para hindi madumihan yung ating kamay, i-scoop lang natin. Ganyan. Okay? So, bite size lang po kasi pang-starter lang to. So, hindi sa pagkain. Pwede rin ilagay sa gulay. Ganyan. So, ilagay lang natin to. So, pag ready na, may ganito na tayo. So, ilagay lang natin dahan-dahan. Okay? Ganyan. So, ulitin lang natin itong gantong process hanggang matapos yung ating hanggang maubos natin yung ating mixture. Okay? Kailangan bilisan para pantay yung luto. Kahit hindi niya siya ganong nagilog, at least meron tayong bulabula. Pwede nyo damihan pa yun. Lagyan nyo ng patatas para dumami. Lalo na sa pagkamalaki ang pamilya natin. Kailangan natin magtipid lalo na ngayon. Hirap lang ating buhay. Harayon na walang ng trabaho. So, kailangan natin maglagay ng magganon ng ideya na paano tayo makatipid sa ating mga gastos araw-araw. Okay? So, nakaluhit lang tayo para hindi natin masunog kagad yung ating corned beef balls. So, itong ating corned beef balls pwede natin isawag sa ating mga gulay. Na, sabi ko. Mamaya pakita ko sa inyo kung paano isawag din to sa ating miswa. Gagawa tayo ng miswa with corned beef balls. Simple at easy lang yan mga ka-Onax. So, lutuin lang natin yan mga ka-Onax. So, ayan na mga ka-Onax, light brown na yung ating
corvis balls. So, tabi na natin. So, kailangan yung ano natin, yung plato, meron tayong tissue or yung mantika. Diyan mapunta sa ating tissue. Para hindi mamantika yung ating corvis balls. Niluluto. Sa lahat ng pinaprito, so, kaya nalagyan ng... And then, mga kalaks, lilin natin corvis balls.